Pinanguna ni Pangulong Noynoy Aquino ang paggunita sa ikaisang daan at labing siyam na araw ng o taon ng kabayanihan ni Gato Sey Rizal. Kabi-kabilang selebrasyon sa iba't ibang lugar sa bansa. Sinamantala rin ng marami ang holiday para mas makilala pa ang ating pambansang bayani. Pero may ilan pa rin tila hindi alam ang tunay na diwa ng araw ngayon. Live mula sa Maynila, may report si Salima Refran. Salima. Sige, ginugunita nga ngayon na ika-isang daan at labing siyam na taon ng kamatayan ni Dr. Jose Rizal. Marami yung namasyal ngayon dito sa Luneta at maging sa Fort Santiago. Pero imbis nga na death anniversary, marami rin ang inakala na birthday ngayon ni Rizal. Sa paggunita ng ika-isang daan at labing siyam na anibersaryo ng kamatayan ni Jose Rizal, pinangunahan ni Pangulong Noynoy Aquino ang taon-taong seremonya at full military honors para sa kanyang kabayanihan. Kasama niya sa opisyal na seremonya sina Vice President Jejo Marbinay at Manila Mayor Joseph Estrada. Sa pagtatapos ng pambansang awit, nagsagawa ng high-speed pass ang dalawang FA-50 fighter jets. Pumarada rin sa himpapawid ang iba pang air assets ng hukbong sandalahan. Nakibahagi rin sa pagunita ang dalawang kaanak ni Rizal. Sana integrity talaga ng puso. Yung character, very important talaga na inuuna ang ating bansa. Uunahin ang bansa sa higit sa lahat. Yan ang pinaka-importante. At saka merong takot sa Panginoon, sa Diyos. Ang apo naman sa talampakan ni Rizal, ang half-Australia na si Isaac Reyes, sinamantalang pagkakataon para ihayag ang pagtuto sa pagtatayo ng isang condominium building sa gawing likod ng Luneta. That building, if we can pan the cameras to the building, it's a national disgrace that that building is obstructing the view of our national hero. In other countries where they have monuments that are of national interest, they don't allow buildings like that to obstruct the view. Nauna nang sinabi ng DMCI na tumalima sila sa kautusan ng Korte Suprema at Housing and Land Use Regulatory Board. Naniniwala rin sila na matatag ang kanilang legal na posisyon at mareresolba rin ang kaso sa kanilang pabor. Nag-alay rin ng mga bulaklak sa bantayog ni Rizal sa Lawag City, Ilocos Norte ang mga Mason. Nagsagawa rin ng wreath-laying ceremony sa Kasiguran Aurora. Binasa naman ang librong El Filibusterismo sa Kidapawan City. Pinasinayaan naman sa Milan, Italy, ang Jose Rizal bust na matatagpuan sa tanggapan ng Philippine General Consulate. Bukod sa mga seremonya, sinamantala rin ng marami nating kababayan ang Rizal Day para mas kilalanin pa ang ating pambansang bayani. Gaya na lang sa Fort Santiago sa Intramuros kung saan matatagpuan ang Museo ni Rizal. Maraming tanong ang mabubuo sa kanilang mga isipan na marami pa silang gustong malaman kasi nga po yung ating museum is kinocompose po siya ng from birth to death ni Rizal. Nasasummarize po nito yung talagang buhay ni Rizal na yung iba po ay hindi nakalagay sa libro. Even though I'm not born in the Philippines, I still, you know, admire the things he did for the country. I took classes about the Filipino culture, so I know most of it. Kailangan natin yan eh, para hindi natin makalimutan where we came from. Sa tulang may hugot lines naman, idinaan ng ilang kabataan ang kanilang pagkilala kay Rizal. Maraming kababayan, tila yata nalilimutan kung sino ang tumubos sa mahal na inang bayan. Kahit marami ang mga namasyal sa Luneta at inalala si Rizal ngayong Rizal Day, marami raw ang tila mali ang pag-alala sa araw na ito. Imbis kasi na death anniversary, inakala ng ilan, lalo na sa social media, na birthday ngayon ng pambansang bayani. Ang Rizal researcher na si Patricia Torrio Braganza, ikinalulungkot ito. Guru, hindi naman nila sinasadya na yun ang mailagay na happy birthday yung pagkakaalam. Pero nakakalungkot kasi dapat itong mga to basic na detalye to na alam natin bilang mga Pilipino dahil si Rizal, ang mga bayan, konektado siya sa ating kasaysayan na konektado sa ating identidad. Alam mo, Jiggy, higit nga sa mga holidays tulad ngayon na panahon para nga sa mga magkakaanak na mamasyal ay hiling ngayon ng historical community na sana mas lumalim yung pagunita at pagkilala ng mga Pilipino sa mga bayani na nagbuwis sa kanilang buhay para nga sa ating kalayaan. Jiggy? At Salima, dun sa ekspertong nakausap mo, may paliwanag ba yun nga no, kung bakit nagkakalituhan pa rin kung birthday ba o pagunita sa pagkamatay ni Dr. Jose Rizal tong araw nito, kahit papano yung lalim ng
pagkakalam nila sa ating kasaysayan. Jiggy, yun nga, no? Ang sabi sa atin talagang nakakalungkot dahil parang nalilimutan ng ating mga kababayan kung ano talagang ibig sabihin ng araw na ito, Araw ng Kabayanihan ni Dr. Jose Rizal. No? Ang punot dulo daw nito ay siguro kulang daw sa edukasyon at kulang din daw sa pagpapaalala ang ating pamahalaan sa publiko kung gaano kahalaga ang araw na ito. Jiggy. Maraming salamat sa Lima Refrain.